shall greatly rejoice, and he that begetteth a wife shall have joy of him. Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. Okay, thy father and thy mother shall be glad, and she that bear thee shall rejoice. Let's pray. Lord, mga salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pong pala. Lord, mga salamat sa mga nanay. Pagkakuha na din mga aral ito, Panginoon, kung paano yung role nila, Panginoon, napaka-importante. At paano ito dapat gampanan, Panginoon. Matutunin kami lahat ng mga anak. Appreciate namin, Panginoon, aming mga nanay. Especially, ma-appreciate namin kayo sa pagbibigay nyo sa amin, sa kanila. Or sa kanila sa amin, Panginoon, I pray. Pagpalain bautis sa Panginoon. Salamat din mga gitong bagay na ito paano ay na-celebrate sa sanlibutan. Maintindihan po namin gano'ng importante ito, lalo sa panahon ngayon ng kalituhan. I pray kayo pong magpala. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Okay. Gandang umaga sa lahat. Wala po tayong subtitle ngayon. Hindi naman may isip eh. Pero title po natin ngayon is Wisdom for and to the Mothers. Wisdom for and to the mothers. Yung mga verse natin, lahat po sa Proverbs. So last year po, tinitingnan ko, hindi na ako nag-preach about mother. Medyo ano rin si minsan sa iba, no? Overrated. Pero importante rin to, kaya gagawin natin salita na lang, no? Importante rin to. Pero ngayon medyo actually sama na rin yung father ngayon. Pero focus tayo sa mother. So again, title natin, Wisdom for and to the Mothers. Objective, of course, ma-appreciate natin yung mga nanay. So, sino dito ang may nanay? Amen. Sino dito ang anak? Lahat naman tayo, amen? Amen. Sino dito yung, ayaw ko lang sabi, mas paborito nyo yung nanay? Sige, okay lang. Sino yung mas, huwag kayo titingin, pigit-pigit lahat. Sino yung mas paborito yung nanay kaysa sa tatay? Taas ang kamay. Wala kayong, sige, baba na. Yung iba nga kasi gano'n, amen? Basta lagi tinatanong din yan. Siya din, sabi niya, baka nanay din daw sila. Magkakapatid kasi tatay daw nila. Yan, medyo pasaway. Logi tayo, no? Kaya huwag tayong pasaway, amen? Yung mga anak ko, hindi nagtaas, alam mo. Hindi kita tinignan. Pero, araw ng mga nanay, sino ba nag-ano yan? Hindi, natalakay natin last time. Parang mga Pentecostal something. Pero okay na rin. Mga Christian po yan. Kahit na paano. To some shade of Christianity. Yung napaganda. Kasi nga, kaysa naman yung iba, no? Ngayon, mga bakla. Punta naman tayo sa mga bakla. Hindi tayo punta doon. Kasi sila yung perversion yan. Dapat yun ang title natin ngayon, eh. Hindi ko nabuo. Pero tuloy pa rin yung kay Vice Pangit. Amen? So, yan. So, pero, balance din natin. Okay? Kaya nga, every once in, bi-annually gagawin natin to. Hindi na masyadong annually, no? Pero, iba na sobrahan naman. Gagawin. Parang mas importante sila, mas magaling sila. Alam nyo ba, mga ba, especially. Unahin ko na to kasi, mamaya, maganda naman yung ating ganda. Huwag kayo papadala doon. Amen? Amen. Bumukha rin kayo tanga doon eh. Kasi pag kinakalaban yung lalaki, tapos parang insecure kayo sa role nyo, parang ganun. Gusto nyo sabihin nyo, importante kayo, tapos gagayahin nyo yung role na lalaki, hindi ano kayo. Sino gusto nyo magmukha kayo lalaki? Nakita nyo si Vice Pangit. Lalaking gusto magmukhang babae, hindi yung pangit. Babaeng gusto magmukhang lalaki, pangit din. So, huwag nyo nang sakupin nyo sa lalaki. Pero, kaya nga ngayon, tindihin natin saan tayo dapat lumagay. Amen? Actually, ang una talaga dapat ang lalaki dito eh. Kasi kung, kaya naman na gumaganyan yung mga babae, either, pagbinasa nyo yung, kunwari, alam nyo ba yung tinukoy si Deborah? Deborah, kaya nagkaroon ng judge na babae, mahina yung lalaki nun. Pag pinag-aralan mo si Barak, weak siya eh. No, military leader din kaso, talagang minsan yung strength nasa ano yung character yan eh. Intindihan niyo ba yung mga bata? Alam niyo yung taong na ano yung hindi mo pagkatiwalaan, kung may sinabi siya, hindi naman. Hindi yan sa talinong ano eh. May paninindigan. Alam niya.
direksyon ng buhay niya, and then doon din kayo niya dadalhin, hindi yung wala siyang, hindi niya lang yung direksyon, and then yung paano, ganyan, ang hirap ng ganun leader. So kaya ngayon, minsan yung mga babae, stand up. So mali, yung sabing mali, kasi nga may Deborah tayo, may example sa Bible. So in a way, kaysa wala, at least meron, babae. Matatouch niya natin mamaya yan. So for introduction lang, define nga natin, ano sabihin ng mother? Hindi, woman muna. Ano sabihin ng babae? Parang, basta alam na natin yan eh. Alam nyo ba sa US ngayon, nagkakagulo sila dati? May mga ilang months ago. Kasi isang loko-lokong judge doon, palibasa nga mga feminist, sabi nila, hindi lang feminist, mga woke na tinatawag nila. Mga mahilig sa bakla, ganyan. Kasi kayo, mga trans, di ba? Mga trans daw, pero tawag natin dyan, si Anderson D. Kasi mali yung word na trans, kasi pag sinabi yung trans, dati kang babae, naging ganun ka, di ba? Tumalun ka, parang transform. From here to here. Pero actually, pag tinignan mo yung mga bakla nga, hindi nga trans eh. Hindi naman sila, lalaki pa rin eh. Kahit pa magpapalit ka niya, lalaki pa rin, marami ka pa rin property ng lalaki. Kaya nga yung isang meme dun sa ano, sabi niya, babae ako pero lalaki bakla. After 500 years, nahukay yung kanyang ano, boto. Malalaman ba yung boto pag boto na lang ang lalaki babae? Yes. Alam niyo ba yun? Pwede yun eh. Paano? Meron silang tinitingnan dito yung ibang-iba yung lalaki sa babae. Kasi yung babae, yung design ng pelvis niya, malawak po yung pag, siyempre, paglalabasan ng bata. Kaya yung mga lalaki, ang mga bewang talaga yung lalaki. Ah, babae. Men, kaya may naki-teacher pala kami ganoon. Eh, si ano pala yung ano, di ba? Tawag doon si Bewang. Alala mo yun, yung estudyante doon. Yung... Kasi laki kasi ng Bewang, yung tawag sa kanya Bewang. Yung mga babaeng ganoon. Kahit ngayon hindi malaki yan, pero kumpara sa lalaki, yung laki niyan. Yung lalaki talagang... Ano kami, wala namang kasing inaano. So anyway, kaya walang nagta-transgender, walang ganun. Hindi ka from here to here, kala mo lang yun. Kaya ang tawag nung isang pastor, transvestite daw. Ibig sabihin, dinamitan mo lang yung sarili mo ng babae, pero lalaki ka pa rin. Ano ba tayo napunta doon? Kaya dinidefine nila yung babae, yan. Kasi mayroong mga publication na binabago nila yung definition ng babae, tapos naging controversial pa nga isang author dyan, sabi niya kasi, ba't yung tinatawag na salip na sabihin yung woman, ang tawag nila, birthing people daw. Eh, salip na sabihin babae, sila yung mga taong nanganganak daw. Eh, ba't di mo sabihin babae? Kasi nga, hindi, binablur nila yung ibig sabihin ng lalaki at babae. Yes. Ang lalaki po, hindi nanganganak, ang babae nanganganak. Ganyan po yan. Wala nang iba, dalawa lang ginawa ng Diyos, lalaki, babae. Kaya i-define natin. Kaya yung mga lalaki, huwag kayong mangarap na maging babae. Amen? Tanga-tanga naman yun. Okay, an adult female. But female? Awo eh, ano ba yan? Ano ba yan? Diba naman to? Female nga eh. Yan. So, nanganganak or nagpupudos ng eggs. Ano ba yun? Yan. Pwede bang gawin ng babae ng lalaki yan? Hindi. Opposite ng male. So, dalawa lang. Okay. But especially pag... Yan. Napasin yung characteristic of girls, women, and females. So, pareho yun. Pag girls ka ngayon, later, woman ka. Okay, kasi ayoko nang ibigay sa inyo yung masyadong ano eh. Cringe ba tawag doon? Na definition kasi sa panahon natin, minsan kailangan eh. Pero wag na. Mayroon kasing pambatang palabas sa US, ganun. Pambata, tapos sa... Ako ay babae, paglaki ko, ako ay
ako ay girl, hindi magiging woman ako. Ayan. Yan ang tinuturo sa akin. Ito naman totoo, di ba? Sana malinaw na yun. Ayoko nang elaborate. Ang lalaki, lalaki, babae, babae. Okay? Hindi pwede tumalon. And therefore, kasi nangyayari dito, kasi yung ibang lalaki din naman, masyado rin OA naman, ang tawag dyan, dinidevalue yung babae. So, ang effect po nun, gagantihan niya. Kaya sabi lang, war of the sexes daw, parang ganun. Pagalingan. Hindi naman kailangan, hindi naman dapat. Kaya, tingnan natin sa Genesis. Yan. Ibasa nyo, ready, go. And the Lord God caused a big sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Sino yung unang ginawa? Man. Man, Adam, Adam. Nakalito ang katayo. Ano ba? Adam, Adam. Parang amen lang eh. Amen. Iba dyan eh. Kahit English. Anyway, woman. So nakita niyo yun, dahil kinuha siya sa gilid ng lalaki, babae, sa tadyang. Kaya naalala ko rin sa yung meme na naman, no? Nasabi doon. Hindi pala meme, yung ano, dad joke, sabi. Bakit daw sa church, ba't amen? Ba't pagkatapos ng hymn, ay, nasabi ko tuloy. Pag nagkakantahan tayo, pagkatapos, amen! Ba't hindi a woman? Ha? Because it is a him. Nag-guess siya ba? Hindi hers. Joke lang. Pero maniniwala ba kayo? Nabanggit ko dati yun. May nagsabi, dapat hindi a man, dapat a woman sa church. Mga loko-loko na yung mga tao dun. Okay, so serious na tayo. So pag-aaral natin ngayon, ano ba yung mga kailangan ting makita about mother? Na puro sa Proverbs lang kasi medyo malawak po ito eh sa buong Bible. So ano kaya wisdom for and to the mothers, ibig sabihin yung para sa kanila at yung sa kanila. Ibig sabihin yung matututunan natin kasi hindi lang mother mind ngayon ha, yung iba natulog na yung mga father. Hindi, lahat sa atin to. Tsaka sa lahat naman tayo anak. So gagawin natin eh, may mga komplikadong ano, may talagang ganun komplikado yung sitwasyon. Lagi ko sinasabi nga, kaya alam nyo dapat yung magandang sitwasyon, yung ideal, family, lalaki, siyempre lalaki, babae, magkasama, kasal, and then may anak, kakapatid, yung ideal home. Diba, nahahati, tumitira kung saan. Medyo mahirap, pero may pag-asa naman, pero kaya nga sana, iba kasi ganito napansin ko. Kaya daw sa US ay nauuso na yung yun nga, single mother, tapos hiwalay sa magulang, kasi tinotolerate eh. Tapos, ang nangyayari kasi iba, ako nga, lumaki ako, nagsarili ako, therefore, gagawa siya ng pamilya, ganun din. So, mali eh. So, kung alam mo na dapat yung maging honest ka, mahirap, hindi ideal, yun nga, mahirap, magulo. So, kung matalino ka, balik ka dapat dun sa, kung sakaling talagang hindi mo nang pinili yan, di ba? So, gawa tayo ng mas maayos sa pamilya. Amen? Parang mga Kristiyano rin, Christianity rin. Talagang nagkamali yung nanay, tatay mo, o ikaw, o anong gagawin mo na? Paninindigan mo ba yung mali? So, doon ka na sa tama, itama mo na lang. Amen. Kung masyadong isipin na sabihin ng iba, eh, sino ba yung si iba? Tingnan mo na ang Diyos, di ba? Manumanggit ko lang yun. But anyway, ano yung dapat patintindihan natin, malaman, object natin, ma-appreciate natin mga nanay, at sa tama. So number one,
Ayan tayo yung ilang verse dito, tatlo. Sabi po dito sa Proverbs 1:8, ako muna, my son, hear the instruction of thy father and the forsake not the law of thy mother. So, sino nagbibigay ng instruction? Sino may batas? Okay, pareho, di ba? 31. Ito, pakibasa ka nyo. Ready, go. The words of the infant, the prophecy that his mother taught him. Ano yung prophecy? Yung mga bagay na may ano, words of wisdom, especially galing sa Diyos. Okay, so madalas kasi ang alam natin dyan is ano yan, future lang, no? Foretelling. Pero actually, foretelling din yan, prophecy, mga bagay na may talino or especially kinalaman sa Diyos, no? Malalaman natin, especially dito, pag binasa nyo ito, wala namang prophecy dito na ano eh, na ang mangyayari sa ganitong ano, walang ganon. Puro ano lang ito pag binasa nyo, katalinuhan, no? Proverbs, basically. Kaya nga siya nasa Proverbs. So, ito yung gagawin mo, huwag mong gagawin yan. Diba? Hanggang dito po yan sa 9. So, paano ka mag-judge, sa tama, ganon. So, yung pala yung same prophecy. So, hindi yan lingid sa atin, hindi yan iba sa atin. Kasi, sinasabi dito, sino daw yung nagtuturo sa kanyang anak? Na in this case, hari pa. So, hindi natin kilala masyado yung king na yan, pero kinumpile siya kasama ng Proverbs. So, totoo yan. Pero sino daw yung nagtuturo sa kanya? Dapat si tatay, pero si nanay din. Amen. Then last, bago natin i-explain, sa Proverbs 6:20, sabi naman dyan, ako ulit, sabi niya, my son, keep thy father's commandments. Sino nag-utos? And forsake not the law of thy mother. So, parallel siya po sa 1:8 kanina, instruction, commandment, law. Okay, so sino again yung may batas? So, ultimately, ang Diyos, di ba, yung tatay ngayon, ipapahayag niya yan, ituturo niya sa kanyang pamilya, i-reinforce niya yan. Pero ganun din si nanay ngayon, di ba? Kaya ang point number one natin, lima lang po ito, ano yung magbibigay ng wisdom sa atin pare-pareho? Ay nanay ka man, or anak, tatay ka. Number one, the mother as a lawgiver and a teacher. Alam nyo ba yun? Ang nanay yan. Lalo po yung mga maraming batas po. Kaya dito sa church tayo, paulit-ulit tayo. Napansin nyo ba yun? Preach na naman. Pwede ba kantahan na lang? Kaya maganda naman yung kanta natin. Lahat yung may doctrine din eh. Pero importante ganito, preaching. Kasi ang daming bagay po, kahit ilang beses mong ulitin, yung iba hindi nakukuha. Or minsan, mahina. By the way, soul winning din tayo, ha? Minsan, mahina pa rin tayo last week. Inubuhan ko lang kayo, eh. Gusto ko lang pahinga, di ba? Pero, depende yan. Minsan, ano ba yung ano natin sa mga sinasabi sa atin? Hindi yung take natin, di ba? Ano, naiintindihan ba natin? Gusto ba natin? Gano'ng agusto? Kaya po, paulit-ulit ang instruction. Hindi yan na ito. Kaya yung mga bata po, alam nyo agad yan kung matino ba yung magulang yan eh. Amen? So again, hindi ultimately kasi may mga bata rin ano. Pero still, pag yan ay paulit-ulit, makikita mo yung batang maayos. Hindi sinungaling. At least nahihiya kung naging sinungaling, di ba? Yung iba talagang ano eh. Mga sinungaling talaga kasi hindi naturuan sa bahay. Diyan po natuturo, diyan po tinuturo at hinuhubog yung karakter ng bata. Amen? Sabi rin sa Bible, sabi doon, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he shall not depart from it. Sa Tagalog, pag yan ay training, tinuruan, huwag kasinungaling, maayos ang bihis, maayos ang salita, paulit-ulit, huwag mong sinungaling. Lalaki yung ganun, kasi doon mo pinalaki. At lalo na, pag sasalita ka ng Diyos, lalo na, ganun din yun. Nagtitiwala ka na lubos sa Diyos. Ako po, namin kasi hindi naman Catholic kami dati. Kaya may mga bagay talagang na-appreciate ako, naingit ako, banal na ingit sa mga lumaki sa church. Iba talaga eh. So, nag-adapt na lang din ako, salamat sa Diyos, natuto. Amen? Pero iba yung pinalaki, salita ng Diyos. Hindi nila basta-basta yan, iiwanan.
Dumi sa depende na. Pero karamihan po yan. Kaya ngayon ang ating panalangin sa lahat ng nakakain natin dito, madadagdag dito. Kasi nga, napaganda niyan. So, pero anyway, balik tayo din sa nanay. Ang gusto kong point dito actually, kasi minsan yung nanay yung ginagawa ganito. Eh, bahala yung tatay mo sa'yo. Di ba? Ang tatay naman, totoo nga, kaso ikaw yung araw-araw kasama niyan. Pag ikaw yung, Stephen, dito nga. Stephen, dito nga. Pag preaching na wala na dyan, di naman tayo ganun karami. Dito. So mga nanay, dito muna tayo sa mga nanay. Actually, ganito po yung format natin na sa nanay and then sa atin. Okay? So may point tayo sa nanay and then anong gagawin nating mga either hindi nanay, tatay tayo, anak. The mother is a lawgiver teacher. So, ang point dyan, take charge. Amen? Pag teacher ka, pakita mo, ikaw yung teacher, alam mo yan, alamin mo rin. Nung sabihin, basta tayo mga baptist, ang lalaki, totoo naman yun, pero sa bahay, sino? Sino mag-cascade niyan? Yung tawag sa akin, cascade. Tinuro na sa'yo, sabihin mo naman sa tao mo. Prinig sa church, malinaw. Eh, basta nandiyan rin naman sila. Kaso dapat i-reinforce mo yan. Ano sinabi ng salita ng Diyos? Hindi po yan sa tawag doon. Inuulit mo. Teacher ka, may batas ka, batas ng Diyos. Inuulit mo sa church, ganun din. Ganun din dapat sa bahay. Diyan, I believe, napansin ko po yung iba kaya mahina. Kailan lang, di ba, mayroong may mga ano, napansin ko na yung matagal na eh. Yes, salamat, pinag-church mo yung anak mo, pero ikaw, iba yung ginagawa mo. So magkakaroon ng conflict yan sa utak ng bata. So ngayon, kaya nga kayo tinuturo ko sa mga, wala yung magulang nyo dito. Magtiwala ka sa Diyos, ikaw mismo, tingnan mo dito. Hindi tayo nakipagbiroan dito, sabihan mo, ako nga, sabi nga siya, hindi naman ako lumaki sa Baptist eh. So, pero challenge yun sa inyo. Magtiwala ka sa Diyos, yung taon, magulang mo, nagkakamali rin. So, anong gagawin mo? Yes, magkaka-conflict, pero magtiwala ka lubos sa Diyos. Ngayon, sa mga nanay, nanay ka o magiging nanay ka, targetin mo na yung preacher ka rin in a way sa mga anak mo. Amen. Dapat pag sinabi dito, totoo yan, ikaw, sa bahay, hindi mo kukontradict yun. Tapos tatawanan mo pa. Eh, di ba sabi ni Pastor, ganyan. Eh, naku. Ang laking epekto nun sa bata. In a negative way pag kinokonta mo yung salita ng Diyos. Tapos yung judgment din sa si Pastor, kung sabi, yeah, may tiniwalag. Parang di tama yun. Gaganunin mo, patay na. Hindi nang basta-basta yan ginawa. Amen? So mother, take charge. Instructor ka, preacher ka rin. Sa tamang context. May batas dyan, may batas ng Diyos, may batas yung tahanan nyo, sana maayos. Patupad nyo yan. Mga simple lang na, huwag ka sinungaling. Dapat makuha ng bata yan. Amen. Hindi yung okay lang medyo sinungaling. Ano ba yun? Medyo compromise. Sabi sa church, nakapalda sa bahay, nakashort. Ganun ba yun? Simpleng bagay po yan kasi pero magko-conflict yan pag hindi mo naintindihan bilang nanay, batas nga eh. Sinabing batas, kailangan sundin dapat. Pag yung batas hindi sinusunod, nababastos yung nagbigay niyan. Sino ba nagbigay niyan? Kung matino yung tatay mo, tatay, bandang huli, sa Diyos po galing yan eh. Kung nariyala siya, naintindihan mong ganun, dapat ikaw, nanay ka, nireinforce mo yan sa mga anak mo. Again, tingnan mo yung mga anak mo, hindi lang bata. Later, mga adult din yan eh. Saglit lang yan. Amen? Amen. O sa mga anak naman, tsaka sa mga tatay, ano gagawin natin? Alam natin na mga nanay ay malinaw dito sa lang, sa Proverbs lang. Meron tayong tatlong verse eh. Paulit-ulit, yung isa talagang copy eh. Carbon copy. My son, hear the instruction of thy father. Sa naman sa isa, keep the father's commandment. And then, not forsake the law of thy mother. O, carbon copy. Hindi nyo na alam yung carbon copy ngayon. No? Xerox copy. Basta copy yun. Verbatim. May CC pa rin naman sa email. Kaya kailangan nyo na maintindihan yung carbon copy. Huwag sabihin lang yun na yun.
Men, alam natin ngayon, oh, binigay rin sa nanay yan. Kung sabihin, hindi naman sinabi ni tatay yan eh. Importante pa rin yung nanay nagbibigay instruction. May authority yan sa Bible, paulit-ulit yan. Kaya ang gagawin ng nanay, take charge. Ituro mo. Alamin mo na may karapatan ka according sa salita ng Diyos. Gawin mo yan. Naitinig ba? Ay, nanay ako eh. Ano ako eh. Babae ako eh. Ako yan sa labas, pero sa anak mo. Barasuhin mo yan. Amen? Amen. Dito may gasang ulo. Sikuhin mo ngayon, ba't ako tulog yan? Matulog ka eh. So tayo naman, take heed. Amen? Mga anak, makinig ka sa nanay mo. I mean, mas malaki na ako sa nanay ko eh. Eh, macho ba utak mo? Diba? Kaya iba dito, haupupunan mo yan, yung mga bata, mali. Naalala ko si Pastor ngayon, parang sinabi niya dati, yung tinatanong ko dito, diba? Kaya, parang topic natin doon, mangarap ka, mga bata, eh, magsikap, mangarap. Okay, huwag mo pangarapin maging mahirap. Okay? Kung yun ang talagang ano, yun ang problema, di tiyagain. Pero ibig sabihin, at least yung pangarap mo, pa ganun. Men, di maging mayaman na mayaman lang, ha? Ibig sabihin, may pangarap at least. Inaayos. Kaya sabi niya, ano, kaya naano ako doon. Hindi ko kailangan maging, ano, ayoko niyan. So may something strong, di ba? Madala, malamang, hindi na-instruct. Baga. Ayoko nang ganun sa atin dito. May mga tanongin ako, ayoko niya, ayokong mangarap, ayokong... Laging positive lagi. Hindi mo kailangan maging top 1. At least, pasado. Diba? At least nakakaintindi. Hindi mo kailangan maging pastor lahat. Ano lang, at least, all winner. Hindi ni madali yan, pero kaya niya yan. Ganyan tayo dito eh. Hindi ko expect sa inyo, hindi expect ng Diyos sa inyo, hindi nyo kaya. Aralin mo at least sa sarili mo. Amen? Amen? Amen. Mga nanay, take charge. Tayo, take heed. Okay, intindi natin, may authority yung nanay, as a lawgiver din. Lalo na pag galing naman sa Diyos yan. Makinig. Huwag niyong babastusin yung nanay niyo. Mamaya, punta tayo dun. And number two, sige, move on tayo. Sabi dyan, number two. Meron tayo isa lang po ito. Actually, ito yung gusto kong tema sana, yung mother's love eh. And actually, yung last year, 2022, dito na kayo nun. Pero ngayon, ginagawa ko po para yung tama yung dating sa ating salita ng Diyos. Talagang salita ng Diyos, hindi natin dadagdagan. So alam nyo ba sa Proverbs, isa lang po yung ano, no? Nakita kong reference sa love of mother. So, meron, pero isa lang. So may dating yun. Dapat alam natin sa law, tatlo. Sa love, isa lang. Basahin natin. Ito si Solomon po to, pero applicable to sa lahat. Pakibasa nyo po, ready? Tatlo, ready, go. Hear ye children, the instruction of a father, and attend to no understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law. For I was my father's son, tender and only beloved in sight of my. Okay, so nakita nyo yung shift doon, no? Una tatay, pero ang tatay nag-instruct mainly, ha? Pero pagdating sa pag-ibig, napunta sa mother, nakita niya yan. So magkasama po kasi, nabigay natin kanina, bakit mo siya ini-instruct? Ba't mo instruct yung nanay mo? Nasa ba si mama yan? Ha? Nasaan? Naluluto. So alam nyo mga nanay, so nabagin natin kanina dapat nag-instruct kayo, di ba? Malinaw, consistent. Amen? So malinaw sinasabi mo, na-instruct, natututo dapat yung mga bata. Pero alam nyo ba, yung nanay may another ano to eh, kaya nga last year yung topic natin, the love of the mother. So kaya ang point natin ngayon lang, sabi dyan, naalala ni Solomon, kung sino man to, na yes, ini-instruct siya, pero tinutukoy niya kasi dyan, kasi mamaya magbibigay siya ng instruction eh. Kumbaga, itong introduction niya, humuhugot siya. Ayan, alam niyo yung hugot, di ba? Gereference, kaya ako matalino, kaya alam ko to, galing ko sa tatay ko. Pero actually, yung nanay ko rin, sabi niya dyan,
Ganito kasi yung background ko. Mahal na mahal ako ng nanay ko. Napaka-importante po niya. Ngayon, again ha, sa negative muna tayo, hindi ka minahal ng nanay mo. I'm sure minahal ka ng nanay mo. Baka masyado lang mataas ang expectation, my man. Sa halip na meron kang yakult once a week, gusto mo araw-araw. Ano mauso ngayon? Fried chicken, hot dog. Ngayon pinag nabibihisang ka. Mahal ka ng nanay mo, amen. Pero maganda niyan, especially, ibali mo tayo isang sermon talaga ng isang pastor, eh, no? Amerikano. Ang iksi lang eh. Galing po siya Amerika, punta lang dito, ang preach lang. Yung isang nanay, ang talino nung anak niya, ganyan, ang galing. Hindi ko maintindihan, paano nung ginawa mo siya na anak mo? Yung tanong lagi sa kanya, anong ginawa mo dyan? Sabi niya, bandang huli, I just love him. Kasi simpleng babae lang. Anong gagawin ko? Minahal ko siya. Kaya ngayon, it turned out okay. All right. Mahalin niyo yung mga anak niyo kasi minsan, yes, ang daming challenge ng buhay. Pero may kaya kayong ibigay sa kanya. Amen. Hindi ka mang pope kung ano man yan. Ano magandang magaling na nanay. Mahalin mo lang yung anak mo. Magkakaroon yung confidence na wala sa iba. Tinitingnan ko rin yung isang meron kasing nag-ano. Inukupara yung mga Asian sa mga Western, no? So may para yung point naman. Pero yung mga Westerner daw, yung anak nila, di nila sinisiping. Ibig sabihin, hinihiwalay nila maaga pa. Sa mga Asian daw, hanggang ano, tatabi pa rin. So may magandang epekto daw, yung may pangit. Pag masyado hinihiwalay agad, independent daw, sabi. Pero minsan, ano din, maganda rin yung kasiping yung na, ano. Ngayon kami, kaya lahat siya kasiping namin kasi parang hindi natatayo, di ba? Tsaka, andyan lang siya. Pero ewan ko, ba't may sakit daw sa mga Westerner na namamatay daw yung bata? Pag sinisiping nila, may tinawag sila dun eh. But anyway, gusto ko lang sabihin dito, mahal yun sa din something. So pero, mga nanay, sabi dito, only beloved in the sight of my mother. So, ganyan po yung dapat yung mga nanay. Kahit yung mga mahiging nanay. Kaya yung iba ayaw mag-asaway. Napansin nyo ba yung mga babae? Wala, di nila makita sarili nila eh. Nabibigay nila yung sarili nila para sa isang bata na musmos kung ano man yan. Di nila makita yung napakapangit ng ganun. Huwag nyo mag-aasawa ng ganun ha. Yung ayaw mag-anak. Yung nasabi sa Bible, mag-aanak ka talaga eh. Ay, hindi, mga modern, ano ngayon, sa Japan, hindi masyado nakangalak. Ano nangyayari sa kanila ngayon? Binibilangan sila ngayon. Kahit maunlad dyan, kahit yung China, na-realize nila, one-child policy, pambihira. After 10 years, after 50 years, ubos na tayo. Ano, puro lalaki lang? Yun ang gusto nila dati, di ba? Pasundalo. Ay, walang gera. Ano mangyayari yun? Walang babae. Ginagawa nila, gumukuha sila ng prostitute sa kabalit, ka... ibang bansa. Hindi... Eh kung marunong din yun, anong tuturo sa mga anak nila doon? Hindi mo, matatalo sila. Kaya itong mga power hungry na bansa namin siya, tanga din eh. Tayo, natural yan, mag-anak ka. Kaya sabi sa Bible, bear children, guide the house sa mga babae. Huwag nyo i-despise yan. Eh, ayoko, mag-ano ako, mas masayang ano, single, o kaya isa lang anak. O kaya wala lang, walang anak, tanga mo. Kailangan natin yan. Kailangan mo yan. Maganda yan. Masaya yung may anak. Tingnan nyo yung mga nanay. Tsaka kumpara nyo. Kung meron kayong mga kilala, mga tito, ang tawag nila dyan, certified tita of Manila. Yung mga ganun, nakikita ko yung mga anak ko eh. Hindi na mag-asawa. Tita na lang ako. Magbibigay ako sa mga pamangkin ko. Mga rich-rich. At least may career ako. Alam mo, masaya yung ganun. Ikumpara mo, yung may mga anak, lalo pag marami. At Kristiyano, ha? Mas masaya yan. Mas maliwalas yung mukha kaysa yung mga tita na ano, puro karir, puro pera, tumatanda na. Anong gagawin ko sa pera ko? Hindi ko alam. Ah, magbabakasyon-bakasyon ako. Saka ako ilalagay sa Facebook! At ako ay maganda, magiging tingin sa akin ng mga tao. Kala mo lang yun. Walang pakialam yun sa mga ganyan. Kala mo ba yun? Kala mo lang yun. Pero pag nanay ka, ay, mga nanay, losyang yan. Pero sa mata ng mga anak mo, sa palagay mo, andun yung galang, okay na sa akin yun. Merong mataas ang tingin sa akin, mga taong mahal ko.
Hindi yung sa Facebook na ang dami kong follower kasi bastos kung anong pinapakita mo dyan. Amen? Amen. Kaya number two, the mother as a giver of pure love. Yan ang role nyo. Kahit isang verse lang po yan dito nakita natin. Ang ganda naman, di ba? Sabi, only beloved in the sight of my mother. Imagine nyo, kayo yan, anak nyo yan, binibigyan kayo ng ono. Hindi pa ba sapat sa inyo yun? Pinakala yung Facebook yan. Inam ako, mas gusto ko yan. Ginagala ko ng anak ko, hindi yung sino-sinong pengi naman. Ngayon po, Happy Mother's Day, hanggang doon lang yun. Pero pag gusto mo yan, makinig sa sarili mong anak. Amen? Amen. Dahil tinato mo sila, minahal mo sila, isang araw, i-honor ka dyan, nasa tama. Hindi yung parang nanay nga ni ano, Sarah G, na ito ang pera, o, sige, huwag mo na kaming hadlangan, ha? Hindi ganun. Ang maayos na anak, again, kung wala kayo sa instruction ng Panginoon, hindi nyo rin ma-appreciate yan, eh. Nabigay ko talaga sa inyo, ha? Bigyan ko kayo ng magandang ideal, ano, pangarap sa mga mother. Ano yung magandang pangarap sa buhay? Pagtanda nyo, mamatay na kayo, lahat tayo mamatay. Ano yung magandang i-picture nyo sa mga anak nyo? Sige nga, na mayaman siya, maraming bahay, maraming asawa. Pangit nun, kahihiyan nyo yung lahat. Ano yung maganda? Naglilingkod sa Diyos, maayos yung pamilya, mahal niya yung asawa at anak niya, yun ang maganda. Sa mga babae, sa lalaki, ganun din. Lilingkod sa Diyos, maayos, ginagalang ng lipunan. Hindi man sa galang na yung talagang maayos. Amen? Amen. I'm sure, ganun yung ako, ganun ako. Yung mga anak ko, maayos yan, mga soul winner yan, na persecute pa dahil salita ng Diyos. Yun ang gusto ko sa kanila. So number two, the mother as a giver of pure love, be pure. Yan ang gusto ko sa mga ano no, mga nanay. Huwag niyong haluan ng ano yung anak niyo na parang kaya ako nag-aanak para ako yung may insurance, di ba? Parang ito yung magbibigay sa akin ng iba, ewan ko, hindi ko maintindihan, pero minsan iba talaga sinasabi pang ganun eh. Hindi ba maintindihan na pangit noon? Nag-anak ka, anak ha, ikaw pala yung aking ano, paggagatasan kita, pag ano, pangit naman noon, mahalin mo sila. As they are. Para maging pure din sila, maintindihan nila. Para yung anak nila, mamahalin din nilang ganun. Amen. Na hindi nila parang, anak, ano ba yan? Yung mga, ano tawag nila sa, yung mga kumadre, ano tawag nila sa mga ano? Amiga ko, mga amiga ko, yung mga anak nila. Inaano sila sa Facebook, tapos ganyan, pinagyayabang. Gusto mo ba yung ganun? So yung kaya, again, hindi naman perfect si Solomon, pero still, nakita mo yung talino ni Solomon, amen? Tsaka alam nyo naman gano'ng karami yung anak ni David, di ba? So bakit kaya nag-stand out si Solomon? Though may mali rin ginawa sila, magulang niya, still, I believe, ito yung mensahe dito. Kaya yung dami niya sabihin dyan, he taught me also, and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments and live. Amen? Sinagturo sa kanya, tatay niya, yes, pero still, kasama dun yung nanay. Sa introduction niya. So, mahalin natin yung mga anak. Again, sa mga nanay, be pure. Sa mga anak, tsaka sa tatay, value it. Amen? Amen. Huwag kang ang gustong asawa, trophy. Yun lang yung pinag-aaral mo. Sexy, ganyan, ganyan. Yun po rin ang nasabi mo sa asawa. Hindi. Ang mahalin mo, ang i-value mo doon sa nanay mo, sa asawa mo, tsaka sa nanay mo, yung pagiging mapagmahal to. Amen? Amen. Totoo. Yung tipong maiiyak-iyak ka pa pag ano mo, pag tinukoy mo yun, pag naalala mo yun ang maganda. Unlike kung wala kang gano'n, wala ka man lang memory sa nanay, oh, masaya siya, ano siya, okay naman. Ay, nanay ko, yan, nanay ko. Pag yung nanay na talaga minahal yung anak niya, nako, kailan na, pag sa funeral tayo, di ba? Ramdam mo yan, iba yung ano eh. Iba yung talaga pag inanay, pinaglaban lalo pag Kristiyano. Nilaban kayo ng nanay nyo, dinadala kayo sa church kahit hinahata kayo sa church kahit ano, mahirap. Amen? So, mga nanay, mother, mother as a giver of the pure love, be pure.
Sa atin naman, value natin yun. Huwag natin, nanay kasi yan, ganun talaga. Eh, ganun nga talaga, pero nawawala rin yan, lalo sa panahon natin ngayon. Yan nga, pera-pera, ano na mga nanay ngayon. Anong kinahuhulugan? Chismis, ganun ba yun? Chismisan, payabangan, ha? Pagandaan pa. Diba, ganun, alam nyo ba, tatlo na anak ko, pero sexy pa rin ako. Naisip mo pa yun? Wala, may mga ganun nga, di ba? Huwag na magsabi ko ano. Pero nakikita kasi natin yan eh, di ba? Ito mga to. Magsusumba pa. Okay lang yung health lang ha, pero sa bahay ka na lang magsumba. Kahit hindi sumba yung talagang ano, exercise. So yan, so tayo naman, value natin yun. Yun ang pagmalaki natin. Huwag mo sabihin, nanay ko ay maganda, sexy, ganyan. Lalo silang ma-encourage doon, no? So sabihin mo lagi, pag na-appreciate mo nanay mo, yung nanay ko, mahal ako, yun na yun. Nakita ko yun, yung pag-ibig ng nanay ko sa buhay namin. Ngayon, kung hindi nga, yun ang problema, pero ano na, itignan natin. Anyway, ito yung medyo matagal tayo, number 3. Ito yung marami, napansin ko po sa Proverbs. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Reference sa suffering po ng nanay. Ang lala, no? Kaya tingnan natin. 10:1. May kinalaman din sa pag-ibig, amen? Kaya sila nag-suffer para sa atin. Sabi dito, a wise son make it a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. So ang nabibigatan, nabibigatan sigurado yung tatay, pero lalo yung nanay. 15:21. A wise son make it a glad father, but a foolish man despiseth his mother. Ba't yung mother dirispise niya, hindi yung tatay? I'm sure pareho yun. Pero lalo, pag loko-loko talaga yan, sa alip na galangin, mahalin yung nanay pa yung, pag sinabing despise, look down. No, eh, nanay ko, no. Wala yung nanay ko, yan nagpalaki sa'yo. Sinaga ka niyan. Namaya, may paralel pa rin yan. 1926. Sabi naman dito, kayo naman po, ready, go. He that wasteth his father, and chaseth away his mother, is the son that draws the chain, and bringeth with good. Okay, so negative yan sa anak, no? Pero, pansinin nyo, sino yung napapahiya daw? Pareho, no? Pero again, yung mother. Yung mother pa yung nag-suffer minsan. Kasi nga, alam nyo kasi, ang daming kwento niya kahit sa amin, no? Nagkamali, o napahamak yung anak. Sinong unang tatakbuhan yan? Di ba? Nanay agad. O syempre siya yung magdadala ng bigat. Eh, lalo pag loko-loko yung tatay, o kaya pabaya, o kaya... Ano mo yung anak mo? Diba? Ganun yan eh. Anong ginagawa mo sa anak mo? Diba? Ano? So, na-pressure ngayon yung nanay at yung napapahiya actually. Kasi ano mong klase nanay mo? Ganyan, matinong sa'yo nanay mo. Diba? Madalas ganun, hindi naman tatay eh. So, dapat pareho, pero still, ang nag-suffer madalas, nanay, 29:15. Kayo naman ulit, ready, go. The rod and reproof give wisdom, but a child that brings up, bringeth his mother. Yes, so, alam na natin, pag kailangan turuan yung mga bata, pero again, dalawa to ha, either hindi naturuan yung bata, or minsan hindi yung sumusunod. Kasi may sariling utang pa yung mga bata, amen? So, sino yung mga papahiya daw? Nanay na naman. Last. Ay basa, ready, go. There is a generation that curseth their father and God not bless their mother. Okay, so medyo mas matindi sa father. Pero still, ang pwede mong implication dyan, yung parang pwede ma-derive dyan, di ba dapat ang nanay binibless? Sabihin, pasayahin mo yung nanay mo. Pero meron daw, actually, medyo extreme po ito pag binasa nyo dyan. Paulit-ulit po yan. Prophecy daw po yan sa huling generation. No? But anyway, isa yan sa mga, dyan nag-umpisa yan. Pag binasa mo to, end times na to eh, maitindi na to eh.
Pero nag-uumpis na pala yan, pag yung anak na yan, hindi na ginagalang yung magulang. Maniwala kayo, kahit anong religion niya, kahit Muslim pa yan, tingnan mo yan. Hindu yan. Ang culture talaga ng matitinong tao, hindi pa nakurap, maayos yung pamilya niyan. At lalo, nanay, tatay, ginagalang. Pero pag hindi mo na ginagawa yan, ano ka na? So, bilis ako na lang po dito, suffering. Una po ha, the mother is a lawgiver and teacher. Ang nanay, ikaw yung lawgiver din. Gamitin mo yung batas ng Diyos, ng tatay. Pero take charge. Ibig sabihin, ituro mo yan. Huwag kang magsasawa. Amen? Nananay at magiging nanay. Trabaho yan, kailangan gawin yan. Masaya naman yan, lalo kung may mga natututo rin, di ba? And then take heed tayo. And then number two, the mothers of giver pure love. So maging pure yung pag-ibig nyo sa mga anak natin. Then i-value natin. Dito naman, the sufferings of a mother. Anong gagawin natin? Reality po ito. Number three, the suffering of a mother. Reality. Binasa nyo yung kanina mga ano, parang inanay lagi yung pambuntunan ng sisi. Anong gagawin natin kung sinabi na ng Bible? Obviously, ayaw natin mangyari sana yun. Pero sana nung nangyari nga, anong gagawin natin? So, suffering sa mga, endure it. Dalhin mo na lang. I mean, pag sinabi endure, magpalakas ka na lang. Encourage mo sarili mo. Tumagal ka. Amen? Endure. Ba't na ano sa endure? Ano yung sinabi endure? Pagdanasan mo. Pagsumikapan mo. To continue in the same state. Ibig sabihin, huwag kang, kasi ganun po yung nangyayari sa iba. Ayoko na! Ayoko na! Mayroon pag yung nanay. Sige, gayahin ko na lang yung mga single, painom-inom, ganun-ganun, bayaan ko na yung anak ko, basa na pala yung ano, wala palang susunod, bayaan ko na. So, salit dati, ganyan ka rin, ang hina ka, hindi ka nag-injure. So, kailangan talaga yan, kahit ito may pinakamarami nating reference, oh, nanay daw talagang, ang maganda naman ito, mayroong malakas daw tolerance ang babae. Yan ang sabi nila. Totoo daw yan. Kaya kahit sa panganganak, babae, malakas ang tolerance sa pain. Ang salamat yan. Dapat lalaki din, pero kaya natural yan sa mga nanay. Bigay ng Diyos sa inyo yan, design yan. So, i-enjoy natin. Eh, kayo pala. So, tulungan natin. Amen? Tayo mga nanay, enjoy nyo. And then tayo mga anak at asawa, anong gagawin natin? Ang yung tawanan, ano natin, consider natin. Minsan kailangan pagbigyan, amen? Marami silang pinagdadaanan, nahihirapan din. Consider natin. Alamin natin, lahat tayo, na ang nanay, ang matindi, maraming suffering, according sa salita ng Diyos. At lalo kahit survey mo yan, ganun din yan. Ito yung pinaka-authority, salita ng Diyos eh. So kahit i-survey mo yan, laging ganun, nanay, nanay. So, winning tayo ganun. Si nanay takbo. Nagka-problema. Gagawin natin. Again, yung mga nanay, endure nyo. Tayo, consider natin. Tulungan natin. Huwag naman nating dumagdag ka pa, di ba? As if, ang daming problema sa mga anak ni nanay, pasaway din yung tatay, eh, pamira, sakit naman lalo nun. Amen? Number four. Hindi tayo magtatapos dyan. May protection naman ang mga nanay. Okay, tingnan nyo dito. So, alam nyo ba na kahit sa trabaho po, diba? Kunwari, yung trabaho ay medyo hazardous. Anong gagawin ng employer mo? Bibigyan ka ng protection, diba? Kunwari, nagkakabit ka ng wire dyan. Makukuryente ka, diba? Malamang. Bibigyan ka ng protection, either gloves, kung ano man yan. May mga instruction para hindi mangyari sa iyon. Ganun nyo, para tuloy-tuloy. Kahit sa ganun yan. So, ang Diyos, hindi rin niya pinabayaan yung mga kababaihan. No? Sabi po dito, ay basa, ready, go. Whoso curses his father or his mother, his lamb shall be put on his shoulder. Sa Tagalog, mga bata to ha, mga bata, makinig. Galangin nyo yung mga magulang nyo, amen? Lalo mga nanay nyo. Pag ikaw daw, kabaliktaran nun, hindi mo ginalang. Inanay, tatay mo. Binastos mo, binaliwala mo. Akala mo, ang galing mo, di ba? Ay, nanay ko lang yan, matanda na yan, malakas ako. Ito yung problema mo.
May protection ng Diyos yan. Kaya po, bukod sa pinapaulit-ulit ng Diyos ito sa Bible, galangin mo magulang mo, galangin mo, di ba? Nasa Ten Commandments nga yan eh. Pag hindi mo daw ginawa yan, kala mo, okay lang yon. May ginagawa yung mga bata. Imagine yung nanay nyo. Paulit-ulit na instruction, paulit-ulit instruction. Okay? Pag hindi mo lang sila sinunod, lalo na pag minura mo, pag curse, kasi lahat na yan eh, minura mo, binastos mo. Shall be, his lamp daw shall be put in obscure darkness. Interpret, isabihin niya, malilito ka sa buhay. May mga bagay na mapata kang bulag. Hindi mo malaman. Kahit doon, nakikinig ka. Sabi niya, nasa church ka, pero binastos mo yung magulang mo sa palagay mo, matutunan mo yung dapat mong matutunan. Sumpa po yan. Sa mga hindi sumusunod. At nakita ko na rin po yan. Di pa ako ganun katanda. Ha? Pero kasi nag-o-observe po ako. Nakita ko po yan, mga bata. Anak nung ganyan, anak ni ganyan. Siyempre, lagi pag sa church, pinag-pray, pag-pray mo sa ganyan, ganito ginawa, ganito yung hindi ginagawa. Kasi may naka, hindi naman nakatanim sa utak ko, pero medyo, di ba? Kasi mag-pray mo yan eh. Mga ilang ganun, ilang pamilya, ilang bata yan. Nakita ko pag di sumunod, talaga ganun. Exactly ganun, sinabi na salita ng Diyos. Hindi makamove. Hindi matuto. Kasi yung pinaka dapat niyang sundan na binigay sa akin ng Diyos sa kanya, magulang niya, bigay ng Diyos sa inyo yan. Walang kapalit yan. Ay, pwede po ako doon kay tita, kay lolo, kay... Hindi pa papalitan yan. Lalo pag loko-loko ka dito, lumipat ka doon, ganun ka rin lalo. At lalo pag hindi ka niya magulang, hindi ka niya anak, iba yung trato niya, hindi niya kayang gayahin exactly. Amen. Yung kayang instruction na bibigay sa'yo ng magulang mo na totoo. Okay, so again, nasasabi ko lagi, pwede ka mag-adapt, matalino ka, pero never mong yung magulang mo, especially nanay mo, na matino, kung matino yan ha, obviously, pag mga reprobate, ano yan, exempt yan. Hindi yan kasama sa usapan natin. Pero pag matino yan, lalo, ano ba, gusto kong murahin eh. Wala naman sana sa atin ganun, amen? Gagaguhin mo yung nanay mo, gagawin mo ba yun? May mga ganun po, pero again, wag sana sa atin, amen? Amen. Ito yung mangyayari sa'yo. Number one pa lang to sa tatlo. Protection ng nanay yan, ng nanay yan. Kaya sinusumpa yung bata daw na isusumpa yung magulang nila. Okay, pag sinabi obscure darkness, talagang hindi mo makita, wala kang path forward. Akala mo lang, uunlad ka, pero hindi pa rin. Maraming ganyan, mga sikat, mga mayama, yumaman, pero yung pamilya, sira. Bill Gates, hello. Yaman nun, iniwanan ng asawa, kahit ganun kayaman. No, bakit? May demonyo ata yung asawa ko, parang ganun. Sino ba yung isip ko lang kaya ilan lang? Malimutan ko. Basta parang mo, yung mga ganun pong kwento niyan, pwede mo sabihin successful ka. Eh kahit siguro yung mga empleyado mo pag nalaman ganun ka, di ba? Sabi nyo, gagalangin ka nun. Hindi, andun lang yun sa kumpanya mo dahil sa pera. Pero tingin sa'yo nung basura ka. Ang panalangin na sana, palitan na to ng Diyos kung Kristiyano yan. Ito, saan? Palitan ng Diyos to. Mayabang na to sa ngayon. Yes, ikaw nag-umpisa, pero basura ka sa harapan ng mga tao mo. Amen? So number one pa lang yan. Kaya, maniwala kayo mga bata, yung mga magulang natin, bigay sa atin ng Diyos, yan paulit-ulit yan. Galangin nyo at least sa... hanggat makakaya nyo. Huwag yung bastusin. At least huwag kayong darating sa ganun. Pangalawa is, ganun din. Sumpa po ito sa mga lalapastangan sa kanyang mga magulang. Kayo naman, ready, go. Whosoever loveth his father or his mother and saith, it is no transgression, the same is the companion of his father. Intindi, di ba? So, ang dami mo na nakawang magulang mo pa. Eh, magulang ko naman yun. Kasi pag matanda ka na, yes, yung pagbata kasi, nag-share tayo, di ba? Parang tayo, share ko, ano kakainin ko, kakainin ng anak ko. Eh, pag sinabi ko, oh, hindi, hindi sa'yo to. Sa akin to. Sa kanya lang yun, amen?
Kaya, yeah, si Daddy po, kahit salamat, mayroong binig sa akin. Hindi po na, hindi ko yung dinadaya yan sa... Eh, may sa alawas, saka sa ano, binabayaran ko yun hanggat maaari, hindi tayo sasala dyan. Kasi, pera niya yun eh. Amen? Kung bigay niya, bigay. Kung hindi, hindi. At sabi dito, ito malila, actually, mas malala itong sinabi kasi dito, it's no transgression. Ibig sabihin, okay lang yan, okay lang bastusin natin si tatay, nakawa natin. Kaya sabi dito, the same is the companion of the destroyer. Malala po yun. Parang yung kanina, hindi mo makita yung tama't mali. Kasi nga, grabe yung ginawa mo sa magulang mo pa. Men, then next is, tapos na po tayo. Kayo ulit, no? Ready, go. The eye that mocked at his father, and despised him to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it up, and the young eagles shall eat it. Ganda nito, naso may extend tayo na konti, ha? Tindihan nyo ba sa Tagalog? Again, ganun na naman, disobedient child to. Pero sumpa na naman to. Alam nyo ba yung... Kailala si Peter, nasa kanya, napunta sa kanya yung mata nung ano eh, nung bangus. Sabi ba na, kinakain ba to? Eh, kasi hindi ako makain. No? Kaya sabi ko sa kanya, oh, sige, subukan mo. Kung masarap pang gano'y okay. Bakit matay? Ako kaya na, kasi mata yun, di ba? Mata. Jelly, jelly pa yan. Ngayon, okay ngayon. Kasi binigyan naman sa atin ng Diyos yan. Pero kasi, di ako nasanay. Pero kasi, ang gusto ko na sabihin dito, yung... Naalala niyo po yung ano, yung chief baker, di ba? Isa sa mga parusa sa kanila, hinahayaang, yun nga, by the way, parang pinapower, hinahang. So ngayon, parang nabanggit din natin yung Thursday, di ba? Yung mga predator na birds, na hindi natin alam kasi di tayo taga bundok, di ba? Pero tingnan niyo sa, ano, sa YouTube, yung mga ginagawa rin niya mga nandadagit din niya, mga owl, di ba, na Thursday. Anong gagawin mo pag ikaw, iniwanan ka doon? Sa palagi, anong gagawin ng mga ibon sa'yo? Na alam yung ibon, lagi nakaganyan yan eh. Ano yung mga kahit ko din? Eh, nakita ko doon ano si Stephen. Pinarasahan yun. Hinang doon. Wala na, kasi nakatali, hindi na ako kayang ano yun ito. Anong gagawin sa'yo noon? Stephen. Anong uunahin sa'yo nun? Kung buhay ka pa. Alam nila yung malambot, di ba? Eh, nakaganon ka lang. Wala kang magawa. Eh, sabi dito, the eye that mocked his father. Ang galing nung ano ng scripture eh. Kung alam niyo yung context. Ano yung sabihin ng eye that mocked? Nagmamak ba yung eye? Alam niyo ba yung mock? Inang-aasa, tas ginagaya ka? Ano si Pastor? Ano ba mga ano ni Pastor nun? Na-offensive mas nung isang beses. Kaya nung play kasi sa ano. Minsan may, ano ba yung mga mannerism mo, di ba? So, pag minamak mo, inaasar mo, tapos ginagaya mo yung ginagawa niya. Ganun yung mak eh. Sorry. Kaya, ganyan-ganyan, di ba? Yung mga maate, yung mga, inaasar, minsan ang ginagawa ko rin yan, di ba? Example lang, hindi ko ginagawa sa totoong buhay. Para lang malaman nyo, kasi ako yung ano yung dabog ng damog. Ayan, kaya yung mga malanding babae naman, hindi akong gayain eh. Ito kailangan eh. So minamak, gaganon mo ba yung magulang mo? Di ba? Dapat nga ginagalang mo, kabaliktaran po ng paggalang yun. Amen. Kasi tatay, mag-sell mo na naman yan. Ganito, gagayahin mo pa. Talagang medyo lagpas-lagpas sa pambabastos na to eh. Kaya, pero ba't mata nga? Kasi una nakikita yun sa mata. Kahit itago mo yan, yung mata mo hindi mo may didina yan. Kaya mga tinatawag sila ng iniirapan, alam yung iniirapan. Yung walang pakialam, makikita mo sa mata yan eh. Ako kitang-kita ko yan dito eh. Kung nakikinig kayo, hindi. So, ang galing naman, no? So yung eye din, kaya sinasabi dito, ano daw yung pipick out nung raven? Yung mata. Ah, ang lakas mo mang irap, ha? Di ba, kaya yung teacher namin, kaya dati hindi namin tindihan yung sir irap. Kasi una, hindi ko ginagawa. Pero yung mga babae daw, madalas ganun lang iirap. Kaya sabi ng mga teacher namin dati, dudukutin ko yung mata niya, eh.
Sobra naman to. Kasi nga nangiirang sabihin. Nang aasal. Sa mata kita mo yan. Kaya ganoon din ang Bible. Ang galing. O kaya, nangiirap ka, nang aasal ka, yung mata mong yan, dudukutin niya ng mga eagle tsaka raven. Kakainin niya. Parang ano yan. Si pastor din pala yung nagkakwento na. No? Kasi pag nasa Amerika daw siya, alam niyo yung mga Amerikano daw, maarte. Parang ako. Hindi ako makain ng ano, yung mata nung ano. Eh si pastor, alam niya yon, sabi sa mga Amerikano. You know what we eat here? The eye of the fish. It's delicious. Yeah, ganun ba siya? Sabi mo. Gusto niyong kainin yung ano niyo? So gusto ko lang sabihin dito, wag. Eh, may lalo mga nanay. Yung mga kawa naman kayo. Iba nga mahal na mahal na yung nanay nila. Eh. Tapos, gaganin mo yung nanay mo. Kaya, ang point natin dito, the protection of the mother. Nakita natin yung tatlong curse. Sa mga hindi, susunod. Lalo pag, isa nga hindi mo kailangan sobrang sumunod. Hindi natin sobrang bastusin. Pag paulit-ulit ka ng tinatawag, sa palagay mo, wala lang yon. Eh baka tumutulog, baka nalilunod na o something dyan, baka anak, tulungan mo ako na ano ako dito, bahala ka dyan. Pag lalo, pag matanda, pumunta tayo doon. Anyway, sige, last. Tagal tayo ng konti ha. So number one, the mother's a lawgiver, take charge, take heed. Mother's a pure, giver of pure love, be pure, value it. Number three, the suffering of a mother, endure it, consider it. And then number four, the protection of the mother. Nanay, kung ikaw yung minabastos ka na, ano gagawin mo? Trust the Lord and continue the good work. Amen? Parang kanina, endure din. Kung talagang binastos ka, magtiwala ka lang sa Diyos, ang Diyos binigay sa atin to. Ngayon, kung may stock mo pa siya, sige lang. Kasi may mga, ang dami na nakitang ganyan. Iniiyakan niya yung anak niya. Wala siyang magawa. Loko-loko. Tiwala ka lang sa Diyos, kung talagang ginawa ka ng mali niyan, ang Diyos ang gaganti para sa iyo. Amen? Amen. Ayoko na kwento yung gusto mong kwento, pero... So, anong gagawin natin ngayon? So, take heed, be warned, and help realize. Ibig sabihin ko doon, kung ikaw yung anak na yun, loko-loko ngayon, utang na lobo, may sumpa sa iyo. Ang Diyos ang magsumpa niyan. So, yung tanay mo, magtiwala sa Diyos, sana tayo mag-ingat. And then, help realize. Ibig sabihin ko, minsan ikaw yung kailangan gumawa nun eh. No, ay tatay ka. Okay, ikaw yung dapat gumawa nito eh. Huwag mong igapos yung anak mong bata. Pero kung sakaling, ano tulad yan, diba? Matanda na, anak mo. Sinong magdadala niya sa pisito, for example? Alam mong addict, nanggugulo na. Poproteksyonan mo pa ba yan? Ano ba, si Duterte? Ikaw na yung magpabilanggo dyan, loko-loko talaga ang addict. Paano yung problema ng society, ng lipunan? Bakit? Anak mo yan eh. Tapusin na natin sa positive naman. Huwag natin tapusin sa negative. So ano naman ngayon yung mga nanay? Mga anak? Ano naman yung kasiyahan ngayon ng nanay? Yan. So binasa natin kanina. 22... Sabi dyan, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. So wag mo namang, pag matanda na, parang bastos ka ng ano, diba, tatuwin. Kami sa, nakikita ko sa mga pastor ganun, kaya natuto rin ako dun eh. Yung mga pastor nila, tanda na, ginagalang nila, ano Friday, nag-iiyakan pa dun eh. Kasi nga, ginawa sila ng mabuti. Amen? Eh medyo nakabuelo. Hindi tuwan-tuwa siya sa pastor niya. Eh, ganun din sa nanay niyo. Amen? Pag medyo nakabuelo kayo, oh, na, mayaman na si ano, Jamie. Sabi mo sa nanay mo. Yeah. Alam mo na yan. Iba na lang. Mara, yan, si Ampel. Nanay niyo, Mira, ilang kayo? Diba? Mabait ba yung nanay niyo? Kami mismo, alam namin, oo. Amen? Kaya mabait din yan. Mabait ba kayo? Magpakabait kayo, amen? Mabuti, masipag, matalino. Para ang pangarap nyo ngayon, yung nanay nyo, i-elevate nyo sa buhay. Hindi, hindi nyo iwanan. Pag matanda na siya. Kaya pag tinuloy mo po ito,
buy the truth and sell it not, also wisdom, instruction, and standing. Kung bumalik tayo sa instruction and understanding, at nung gusto ko dito yung number, yung una, sabi niya, buy the truth and sell it not. Alam niyo, sino may pera dito? Kahit yung konti lang, ano yung bibilin mo? Yun ang tanong. Pag na tumanda kayo, dapat lagi yung isip, anong bibilin ko? Pag masarap lang, or pang sarili lang, or sa ministry, or sa paglilingkod, di ba? Tapos pag nakuha mo doon yung katotohanan, huwag mo ibibenta. Isabihin, dapat ikaw yung tinuro sa'yo, huwag mo ibibenta sa churches, madalas ganun. Kaya ang ano natin dito, doctrine eh. Kaya ang blessing din yung ano nung Friday, yung service doon. Kaya so parang na-realize ko, kulang pa rin eh. Kasi ang ganda ng preaching, pero pag sinuma mo, ang lagi ka na po, may mga mas importante pa tayo dapat ito, kaysa ito lang na we feel good about ourselves eh. So pag nakita mo yung katotohanan, huwag mo ibenta. Kahit mahal. Kahit mahal ang bilhin yan sa'yo. Yung mga churches na gusto ng pera, yung ba daw, nagpapabili sa iba, ibig sabihin, papa-influensya. Okay, so support kita, ganito gagawin mo. So sa atin, sa paano mo ngayon, nakalala ko si Sarah Gina naman eh, ganun eh. Ewan ko, kung totoo ito, baka nga yung lahat na yun eh, talagang manufactured lang eh, or ano lang eh, drama lang eh. Ano yan, scripted eh. Pero still, kita mo dun eh. Kaya siya mabuti Kristiyano daw yung nanay. Sana totoo. Sasabi. Alam mo na si Sarah G, di ba? Mabuti bang ano yun? Kristiyano yun? Kilala kong Kristiyano rin eh. Idol yun. Yung una, di ko kilala. Di tingnan ko sino ba yung Sarah G. Kasi showbiz, of course. So, huwag mo ibebenta. Kasi mahal yung ano ko pag nag-concert ako eh. Ayan. Tapusin natin. Sabi dito, the father of the righteous shall greatly rejoice. Yan. Pag right, pag naging righteous ka, sino ba dito? Prince. Gusto mong pasayahin yung nanay mo? Sandra, gusto mong pasayahin yung nanay, tatay mo? Nanay mo na lang. Ikaw, Mark. Ikaw, Steve. Ay, Stephen tuloy. Ikaw, Stephen. Gusto mong pasayahin yung nanay mo? Ikaw, Peter. Ikaw, Rapi. Ikaw, Peter. Hindi convince eh. Jana. Jamie. Ando kayo, ha? Ezzy. Nanay mo, kumbira. Sipag, amen? Gusto ko kayo ating marimik, sineshare yung ating. Christian, gusto mo pasayin yung nanay mo? DM. Wala na nanay, hindi ko na sabihin. Julia. Juliana. Alimutan ko. Lenlen. May sarili ang pamilya. Tis, di ba? Nakita ko, ito yung anak ko. Proud yun. Ayaw ko yung proud eh. Thankful, okay? Alam niyo na yung sabihin ko, di ba? Kahit ako'y nagkamali sa buhay, tinama ako. Amen? Amen. Ikaw, Edgy. Ikaw, Joshua. Ikaw, Pame. Ano ba? Nanay ka pa? Kamusta po? Nasaan mo siya? Nasa Botas. Nasa Botas na doon? Sa Facebook. Ah, doon kami galing, di ba? Ba't di namin na-meet? Sa kapila po sila. Okay. Buhay pa, ilang taon na? Ano, nasa 16 year na yun. Okay. So, gusto nyo bang... Gusto nyo bang maging masaya si mama nyo? Amen. So, anong gagawin natin? Sabi dyan, maging righteous ka. Eh, hindi naman ano siya yan. Kala mo lang yun. Kahit hindi nila naiintindihan ngayon yan. Ako yung inspiration ko dati. Ay, parang konta sa akin ha. Hindi masaya yun. Yung iba sa inyo, hindi naman nasa kasi magulan yung Kristiyano na eh. Pero yun yung naging ano ko sa Panginoon. Sabi ko, ano yung pwede kong gawin para yung aking magulang ay bandang huli, papasalamat sa Diyos? Hindi, proud. Eh, parang gusto yung pera eh, kaso wala ako eh.
tama-tama lang. Ano yung kaya ko? Okay din yung meron, di ba? Amen. Sabi niyo, the Father of the righteous shall greatly rejoice. Amen. Pag nakita yung una, ligtas ka, tapos ginamit ka pa niya, maging maligtas ka rin. Nako, maapaw ang pag, ano nun, magkasiyahan nun. Amen? Amen. Kaya siya timaribig yun. Sana, ganun eh. Sana makasama rin natin dito. Pero yun eh, talagang struggle niya, sabi nga sa inyo eh. Hindi yan madali. And he beget it a wise child. So, matalino ka ba? O yung, ano sa'yo, syunga-syunga ka? Itong si, ano, syunga-syunga to. Naku, ang una masasaktan niya yung magulang niyo. Pag sinabi, kunwari, si, kunwari, si, ano ba? Sino bang game dito? Stephen. O, Stephen. Syunga-syunga to, Stephen. Ang masasaktan niya, si nanay niya, di ba? Anong tanga? Naku, tanga, hindi. Hindi naman masyado. Pero kung matalino, Stephen ulit. Na, si Stephen, ganyan-ganyan lang yan. Matalino pala. Umayos ka nga. Matalino pala si Stephen. Homeschool. Pero nung college ba, nag-ano? Ang galing pala. O sino yung, di ba sino yung ino-honor doon sa graduation? Si nanay, di ba? Ang saya-saya noon, ang saya, ang talino ng anak ko. Hindi titiktok, hindi pa jowa-jowa. Ano pa? Gilingkod sa Diyos, ang talino nito. Ang saya ng nanay mo. Amen. Kaya nang ito lang gusto sabihin dito, and thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. Yung sinabing nanay, yung nanay mo yun, nag-bear sa'yo ng anak. Kaya lastly, the joy and happiness of the mother. Anong gagawin mo, mother? Kasi bibigyan ka ng Diyos niyan eh. Kung talaga andyan na, inayos mo yung buhay mo, anak mo, enjoy it. Amen? Enjoy mo yung mga anak mo. May anak ka, huwag mong ano, kutosan. Enjoy mo na rin. Ayun, sayang, laki na ng aking anak. Pogi. Ang galing mag-swimming. Ano, ano yan, pag nakikita, anak ko, dati baby lang to eh. Nag-aaral mo yung diaper ngayon. Macho, no? Laki ng katawan, no? Si Peter, ang laki na rin. Si Rafi. Ang saya ng mga magulang nyo. Pag matino kayo lalo, amen? Amen. Nakikita lang kayo. Lumalaki, lalo pag matino. Wow! Amen. Ah, pastor to, si Ezi, oh. Anong gagawin naman natin? Okay kayo mga nanay, enjoy nyo rin, amen? Huwag nyong hanapan ng perfect yung anak nyo. Tayo naman, anong gagawin natin? O, alam nyo na. So tayo na yung gumawa nun, okay? Give, perform, and be it. Yung be it is yung righteous man. Okay? So lahat tayo, lalaki tayo. Amen. Liliana, gusto mo ganun ka? Yung pagmamalaki ng magulang mo, di ba? Alam mo na, yung iwasan, alam mo yung gagawin. Amen, Sandra? Alam mo na yung gagawin mo, no? Pagmamalaga, pareho tayong matanda, nag-uusap kayo. Diyan lang kayo, kumakain kayo ng kape. Gakwentuhan kayo. Kumakain kayo ng cake sa Starbucks. Amen. Oh, kamusta, anak? I'm proud of you, anak. Huwag proud, ha? Thanks, thankful, anak. Salamat at naging mabuti kang anak. Di ba ganun maganda usapan? Amen. Hindi yung hindi na nag-uusap. Eh mga ganon, hindi na nag-uusap. Hala ka na. Sarili ka na. Sana ganito tayo. Ulitin ko lang ha. The joy and happiness of the mother. Enjoy natin. Gawin natin yun. Tayo yung maging kasiyahan ng ating magulang. Amen. Ng ating nanay. Imagine mo yung nanay mo. Matutuwa siya sa'yo. Amen. Sino mong maganda example dito? Rafi. Yung si Ate Marge. Pag... Tingnan mo yung mukha ng nanay mo. Imagine mo, ang saya sa akin ng nanay ko kasi ganito ako. Ano ka? Yung kailangan mo yung pastor minsan. Pero lalo na kung ano, gano'n, di ba? Ibang level yun. Amen. Oo, lalo kung talagang nagtitiwala yung nanay mo sa Diyos. Ang gusto niya, naglilikod ka sa Diyos. Amen. 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 Hindi huwag kayo mag-ibala. Basta yun ang totoo. Let us appreciate the mothers. Amen? Hindi yung bulahin na, huwag bula. Ngayon, mga magulang kasi, huwag din kayong papabola. Yan ang problema eh. Kaya binubola kayo, papabola kayo. Huwag kayong mabola lang, nanay.
according sa word of God, ganun. Dapat alam mo rin to, hindi lang si tatay, hindi lang si pastor. Alam mo rin to eh. Alam mo yung salita ng Diyos, hindi kayo bubulain ang anak nyo. Amen. Ikaw magbigay niyan, set your expectation na ako, anak, pagtanda ako anak, wala na ako, mamatay ako. Alam ko na na eh. Anong gagawin mo? Ngayon pa lang, imagine nyo na ba yun, mga anak? O sana mahabang buhay natin lahat, di natin alam eh. Eh paano kung nangyayari? Anong na, nasa deathbed na yung nanay, tatay mo. Nanay na lang. Ikaw, Peter na lang. Lahat kayo na lang, lahat. Imagine yung nanay yun, ha? Mamatay na. Anong gagawin? Anong sasabi? Anong mukhang iaharap mo? Di ba? Pag hindi ka nagtino. Amen. So, kabalik tayo na sana, picture natin, sarili natin. Ang saya ng nanay mo sa'yo. Amen? Anak, salamat, mabuti kang anak. Amen? Ako'y pinag... Binilan mo ako ng bayat lupa, anak. Kinasyal mo ako sa saan-saan. Hong Kong, pangit na lang Hong Kong ngayon. Ano sa Hong Kong? Ano mo ngayon? Singapore, Canada, Japan, Korea, New Zealand, US. Salamat, anak. Doneta. Kung hindi kaya, di ba at least Doneta eh. Pakainin mo sa Jollibee doon. Isa naman wala. Amen? Samgyupsal. Starbucks. Hindi masaya yung magulang niya. Amen? Hindi puro. Nanay, lagi na lang nakasimango. Di pasayain mo. Amen? Yung pera. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Napakalinaw, Panginoon. Binibigyan kami ng guidance. Sa inyong salita, sa Proverbs pa lang, malinaw na ang definition ng isang mother, Panginoon. Isa po'y bigay niyo sa amin. Una, isa po'y kaya niyang gapanan yung kanyang role according sa paano siya ginawa. At ito namin na yung suffering ng nanay madalas nag-injure. Salamat po dito sa ginawa niyo po silang malakas ang tolerance, Panginoon. So, ganun din po, Lord, sa ibang bagay pa, Panginoon, nakita namin na siya pala ay dapat mag-instruct, mag-salita. Siya pa ay maging teacher, Panginoon. Yung mga nanay mo na medyo hindi pa okay dito, magtiwala sila sa inyo in the sense na alamin nila yung salita, Panginoon, at magtiwala sila na ito po nga ay maghuhubog sa kanilang mga anak. Minsan kaya ang hirap, minsan kami nag-iisip mismo ng anong discarte namin. Nasa salita nyo pala yung dapat namin ituro. So I pray, Panginoon, mga nanay, take charge sila. Nandiyan po, Lord, bahalin nila bawat mga anak nila, mag-asawa. Nandiyan po, enjoy yung mga kapagsakit. Magtiwala sa Diyos sa protection nila galing sa inyo, Panginoon. Lastly, Panginoon, yung masaya kami, Panginoon. Salamat kami sa mga binigay nyo, mga anak namin, the fact na kami may anak, binigyan nyo kami ng supling, Panginoon. I pray na may masaya kami dito. Mga anak naman, na picture namin at gawin namin na kami po yung maging kasiyahan na ang magulang, hindi masakit. Maalala na nila kami, Panginoon, na bilang isang anak na maging maayos, nagtiwala rin sa inyo. Mahal namin sila. Magpasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Kaya manulatin. In Jesus' name we pray. Amen.